coach and to Glenn, even Troy as the seniors, the captains of the team, the only fourth seed to ever win the championship was the team, the NU Bulldogs. How do you see yung legacy of the team that you had going forward, especially for the NU program na for the longest time has been considered as weeping boys, cellar dwellers of the UAP, for you to be able to get that breakthrough? Ano yung masabi niyo pong legacy nung naging team ninyo? Coach E muna, para ano? Well, talagang sabi ko nga parang something that you will not forget eh, yung nangyari na yon. Kasi if you look back, di ba, we came from a very embarrassing upset nung season 76. But God has allowed us to redeem ourselves. Imagine, naulit yung nangyari. Nabaliktad yung nabaliktad. Tawa ng Diyos sa akin nangyari. Nabawi namin. Mubunak, Eve. Ay, sorry. My fault. Winning that, in such a way that we had to go five. Yeah. That is something very, very, very rare. So, very, sa akin talagang, it was really something na people will talk about for a long time. Parang every year's championship, there was mention NU coming back from playoff, final four. Of course, history of the school, di ba? Yes. Nasa ilalim lagi ang perennial technology. For us to... Inyo, ano, malagay kami dun sa mga champion teams sa record na yun, na isa sa mga nag-champion sa UAP. Malaking achievement na yun. Yeah. Ito. Sa inyo, Glenn and Troy, gaano kalaki yung legacy nung championship team na yun for you? Para si sa Glenn sobrang, na siguro bilang kapitan. Sobrang laki nung ano na yun, yung naiwan namin legacy na yun. Kasi naalala ko unang araw ko sa National U. Pag tinatanong kung saan ka nag-aaral, hindi talaga kilala yung National U. Hindi alam kung saan yung National U. So talagang nung nag-champion kami, unti-unting na nakilala yung school. Sobrang dami na ng mga enrollees. Sobrang tuwa namin kasi, yun nga, dahil sa pag-champion namin, nakilala yung team tsaka yung school namin. Yun yung siguro yung pinakamalaking achievement na nagawa namin maliban dun sa championship na nakuha namin. Kasi sobra, ang taas ng enrollees namin after that the championship. Si Glenn. Sa akin, syempre sobrang big impact kasi ikaw ba naman, yung school mo, 60 years hindi na nagka-champion, di ba? Tapos yung name mo andun, part din sa championship din. So, isang malaking sign sa name, para sa akin, kasi lalo-lalo na pag tumatanda ka, may kikwento mo sa anak mo, paano kung yung anak mo naging player din, di ba? So, may kikwento mo sa kanila kung paano yung natutulong mo sa school. Isa pa lang, isa na yun kung paano yung trabaho na nabigay mo para sa school. So, sobrang malaking bagay. Hindi ko makakalimutan.